Cut. Done. Mine. Done. Done. No, it's not just done. Why? It's a smelling inside fire. Fire. Yeah. Then you move your truck and you smell it. It's a it smells like fire. Yeah. Kaibigan, at dito na tayo sa ating dideliveran at nandito na rin yung aking reload habang ina-unload tayo dyan sa likod. I-enter na rin natin itong address na ating pagpipikapan, which is ano ba sabi rito, saan ba tayo pipikap? Okay, so port 800 St. Hoover, Quebec City. Yan. Address 4800 done. Tapos kasi hindi ko makita, sinubukan ko na kanina, hindi ko makita kung enter ko 'yan. Ay tignan natin yung ano. At sinerts ko na rin kaganina dito sa GPS ko kung saan banda yan. Malapit lang, mga 8 milyahe lang. So, Rue. Kasi puro Prince ito eh. Space Armand. Armand Prapier, sabi niya. Ito, yun. Ayun, Portrait Rue Armand Propier, 4.9 milyahe lang. So, go. Lapit lang. Start new route. Yun. Going to 4800 Rue Armand Propier, Saint-Hubert, Quebec. Okay. Pagkatapos ko ma-unloadan dito, tapos dire-diretso tayo doon. Mga kaibigan, ha? Galing tayo doon sa diniliburan natin. Pupunta tayo dun sa pipikapan natin. Medyo may katrapikan lang. Ito ha guys, ang Quebec ha. Lahat ng sign dito, puro French eh. Bonjour! Wow! Mga ganon? Yeah. Ah, dire-diretso na tayo. Matrapik. Guys, medyo nakawala tayo dyan sa matraffic na yun ah. Traffic pa rin dyan sa side na yan. Guys, ah, ito ang Quebec ah, Montreal, Quebec ah. Tapos dito, ang dami mga ano, ang dami mga construction dito, paikot-ikot, papunta rin pa. Lalo tayo napapalayo eh. Hindi pwede ito, visit na to. Wala na naman, mamimiss ko na naman yung ikutang ko lahat. Detour. Paano ako makakarating doon sa pupunta ko? Puro detour na lang. Ay, nako, visit na yan.
Lalo ko napapalayo eh. Quarter mile, keep left to walk 30-0. Bordial. Puro detour eh. Pag makakarating sa pupuntan ko, puro detour. Be in the left lane. Mamay, nakarating na ako sa trappers nito. Hindi pa ako nakakapag-pick up. New York, sabi niya oh. Matindi ang ano rito, traffic. Ang layo naman yung ano, inikutang ko na yun. Yung 7 miles lang eh, umabot ng ano, malayo ito. Saan kaya ako pwedeng umipot? Dito. Subukan ko rito. Malayo yun. Pasukin ko ito. Right at the traffic light. Dito, dito tayo sa gitna. Yun. Sandali pa. Okay, come on. In 1/4 mile, turn right on Boulevard de Rome. Hindi na, diretsuhin ko na yan. Lalo mo ko linalayo eh. Lalo akong maligaw sa kakaikot eh. Dito tayo, dito. Going to Boulevard du Cartier. Yan. Wala, kung hindi mo hanapin yung pwede mong daanan, guys, wala, hindi ka makakarating dun. Paano kasi lahat ng dinaanan natin dyan eh, kakanan tayo, di pwede kasi sarado. Ito sa ano, malala rin dito sa Quebec. Ikot-ikot tayo, sayang yung gasolina. Hindi ka naman babayaran dun. Kaya natin itong ano, yung isa pang GPS ko nito, malamang linigaw na ako. Yeah. Linigaw na tayo dapat. Napaikot-ikot lang tayo, ikot-ikot. Pasikot-sikot ng pasikot-sikot. Ay nga po. Bawat stop sign, stop light, street light, ano eh, stop eh. Guys ha, mag-enjoy lang kayo dyan ha, sa ano ko ha, sampa lang kayo ha, kahit na medyo matrafik-trafik dito. In 300 feet, arrive at Boulevard de Cartier on the left. Okay. Ganda ng mga building ha. In 1.25 miles, turn right on Boulevard Grand Allée. Okay, huwag kang basta pupunta. Aka na, malaki ako. Nakamotor. Alright you guys ha, dahil sa ano ha, Quebec. Meron pa tayong 2 milyahe papunta dun sa ating pipikapan. Lapit-lapit na.
putak. Street light na naman. Kunin natin itong kanang bahagi ng karsada. Naka-discovery siya, oh. Rubber. Magandang klase ng sasakyan yan, guys. Range Rover. May pera lang saan, eh. Bili ako ng ganyan. Maso wala tayo. Budget para sa mga ganyang klaseng luxury car. Discovery Sports pa pala. Wow! Maganda, maganda, magandang bahay. Turn right on Boulevard Grand Alley, then take the first left. Okay. West dito. Habahaba itong ating inikot-ikot. Yan. Handa lang kasi maraming nandyan sa kanang bahagi. Bawal niya kasi ako kanina pumunta rito eh. Bakit? Turn left on Rigi Armand Boulevard, then turn right. Ayoko rin kasing ano yun, yung sinabing bawal dun. Baka may pulis dyan. Bawal na nga, pinasok mo pa. Ticket ang abutin mo. Ako po. Naghanap buhay ka na lang, tapos bigla ka pang matikitan. Ay, kay wala na. Sugaling doon, papasok dito dapat eh. Papasok ako dito. Nagdetour lang din naman tayo ng mga ano eh, 3 to 4 miles kalayo lang din. Di naman ganun kalayo masyado yun. Si kaliwat kanan din yung mga ano eh, construction eh. Come on guys, let's go. Diyan tayo kaganina galing eh. Yung karsada na yan. Entrance. Oh, dito. As usual, meron tayong tatawagan malamang dyan. Oh, okay. Inano niya, binuksan na agad. Alam na, chains. Alam na. Wow! 4,800. Check in agad tayo sa loob. Okay guys, mag-check-in lang ako sa loob. Ah, mga kaibigan, nandito na tayo sa ating pipikapan.
dito sa St. Hubert Prairie, Montreal, Quebec. Yun. Hindi ko masabi yung ano eh, French language eh. Hindi naman tayo French. Ang nakakatuwa, yung mga French din, kasi sa Canada, dalawa ang kanilang lingwahe. Ang dalawang language nila is English at saka French. Yung mga taga rito, nandito sa Quebec, ang first language nila is French. So, yung pag-English nila, kasi siyempre English din naman yung pagtatanong ko sa kanila, kasi yun yung language na alam ko, kasi hindi ako marunong mag-French. Yung salita nila parang Pinoy din na ano eh, na pautal-utal din eh, na parang hindi rin ano yung pananalita nila ng English, like oh, go door 12, back, no open door, eh mga ganong klase eh. This kind naman, naintindihan ko naman. Wow. Yung mga English nila, kasi first language nila French eh. Tsaka yung pananalita nila, yung tono nila eh, talagang hindi talaga parang English kundi French talaga language. Kaya naman ang alam ko lang sa ano ay mukhang green light na, taludan na yata ako. Ang alam ko lang sa French is bonjour. Yun. Kaya naman mga kaibigan, no, maraming salamat sa inyong walang saong pag-support at panonood sa aking mga video vlog. Kaya hanggang sa muli, no, pupunta muna ako sa loob upang sa ganun kunin yung papeles. Got done? Mine? Done? No, it's not just done. Why? It's a smelling inside fire. Fire? Yeah. Can you move your truck and you smell it? It's a smelled fire. Yeah, okay. Alright, so I'm just gonna move my truck. Ayun mga kaibigan, pasensya na at nawala ako kanina. Yun nga, yung pumunta rito yung French manager at rinirefuse nga itong trailer natin kasi parang may amoy. Naamoy silang parang nasusunog, yung parang umuusok daw eh. Binuksan ko yung reefer ko kaganina, eh siyempre nakalagay sa minus yon, eh di talagang nag-build up ng usok dun sa loob kasi yung lamig nga yun. And then pagbukas nila, nung binuksan nila, kasi yung sa previous na load natin, nakita nyo naman is rubber yon, at dineliver ko lang kaganyan, malapit lang kasi yun eh, kaya nawala pa yung amoy, hindi pa nawawala, mga 7 miles lang eh, wala pang 15 minutes driving eh, nangamoy nung pagbukas nila sa loob, kasi nakita nyo naman hindi ko binuksan pagpasok. So ang ginawa nila, sila yung magbubukas sa loob kasi pwede nilang buksan sa loob, may access sila sa loob, na hindi ko bubuksan yung trailer dito sa labas bago umatras. Eh nangamoy daw na parang may nasusunog. Eh sabi ko naman sa kanila, pinaliwanag ko, in-inspection namin sa loob, binuksan ko ulit yung reefer at inamoy-amoy. Wala namang amoy. Sinabi ko sa kanila na yung previous load ko, kako, is rubber, silicone rubber yun. Galing yun sa Ohio. Yung aking reefer is patay yan, from Ohio all the way to Quebec, sabi ko. Kaya yung init sa loob, at least nag-ano ng konti, yung bang parang nangamoy kasi nga nakulog nga yung rubber, yun yung parang naamoy nila nung pagbukas nila sa loob. Ngayon umatras ulit ako at titignan nila kung okay, at kung okay luludan nila ako, at kung hindi magre-report ulit ako sa aking dispatch na kinansel nila yung load. Ayun, tapos yan, magpapark muna ako sa mga truck stop dyan hanggang, ewan ko kung kailan ako ulit magkakaroon ng load. Sana naman ma-check nila to, okay na, upang sa ganun eh wala na tayong magiging problema, kasi ayoko nang matinggar ito eh, lalo tayong magkakaberya pagka ganun eh. Isa pang pwede kong maaring gawin kung sakaling i-refuse pa nila ulit, eh kailan ahanap ako ng pagpapahugasan ko at ipapa-deodorize ko yan, papaalis ko lahat yung amoy niya para mawala, kahit gumastos ka lang ng siguro, ewan ko kung magkano yung deodorizing ng trailer. Talagang ganyan mga kaibigan, kapag ka ang hinuhol natin is pagkain, talagang maano sila, maistrikto sila.
At sana naman, no? At pagpasok nila sa loob, eh, ma-inspection na ulit nila, eh, magiging okay. Kaya, para hindi na ako matingga. Well, anyway, mga kaibigan, no, update ko na lang kayo mamaya kung sakasakali, no? Lakai Pinoy Tracker.